Continue po tayo mga ka-treasure hunter sa atin pong pag-testing nitong Marcos coin na 1972 coins or 1974 mga coins po ito na kung saan pinaghihinala ang may halo po daw na ginto. So marami po ang namimili nito noon na nagbahay-bahay na ang presyo nila ay umaabot sa 500 at binibili daw nila kasi may halo nga raw itong ginto. So, patunayan po natin ito sa pamamagitan po ng pag-testing mga ka-treasure hunter dito po sa bato at atin po itong ikukuskus at bubuhusan natin ng nitric acid at malalaman natin kung tunay nga ba na may halo itong ginto sapagkat kung ginto po or may halo po itong ginto ay mag-iiwan ito ng bakas dito at hindi po mabubura sa nitric acid. At subukan po nating buhusan ito ng nitric acid at kung hindi po ito magre-react or hindi tabla ng asido, siya po ay may halo talaga na ginto. At kung magre-react naman po, siya po ay hindi totoong may halong ginto. So patunayan natin yan sa pamamagitan po ng pag-testing. So una, ikuskus po natin ito dito po sa batong ito na kung saan maitim. So magkuskus tayo kahit kaunti. So makita natin yan na maiiwan yung puti. So parang silver. Pero malalaman natin yan sa pamamagitan po ng ating asido. So buhusan natin ng asido mga ka-treasure hunter. Kung mabubura, yan ay walang halong ginto. Ayan, kung napapansin ninyo mga ka-treasure hunter, walang natira doon sa ating kinuskus na coins. Hindi, nag-iwan siya ng bakas pero walang natira doon sa bakat. At napatunayan natin na hindi or walang halong ginto. Kung may halong ginto yan, kahit pa paano ay may matitirang kaunti yan mga ka-treasure hunter. So wala siyang halong ginto ayon po sa bato na binuhusan natin ng nitric acid. Sa mga nagtatanong nga pala na bakit hindi tinatablan itong plastic ng nitric acid, ang nitric acid po ay friendly sa glass at saka sa mga plastic. Hindi po naapektuhan ang mga glass at plastic sa nitric acid. Sa metal lang po nag-react ang nitric acid. So try nating buhusan po ang coin. Kung ito po ba ay magre-react sa nitric acid. Kung magre-react po ito sa nitric acid, ay hindi po totoong may halo itong ginto mga ka-treasure hunter. So try po natin itong buhusan ngayon patakan ng nitric acid upang maintindihan natin kung ano nga ba ang composition nito. Kapag nag-green ito or nag-blue, siya po ay may halo na copper nickel or copper. Yan, kunti lang. At nakita natin nag-react po siya. Siya po ay nagsasabing hindi totoong may halong ginto. So wala pong halong ginto ang ating testing. So sinasabi po sa ating testing na siya po ay copper nickel. Kapag siya po ay bluish, green bluish na lumalabas. Yung kanya pong komposisyon, kahit i-search natin sa internet yan, yan po ay nagsasabing copper nickel. Sapagkat ang kulay po niya ay medyo may pagka-yellowish at puti na parang silver. Siya po ay may lamang nickel. At kung mapapansin natin, siya ay kuminang kapag pinunasan. Siya ay nagsasabing may halong nickel at may halong copper kasi nag-green siya. So kapag ginto kasi yan ay hindi kukulo ng green or blue. Hindi po nagre-react ang ginto kapag hinalo sa ibang metal. Kahit may ibang metal po na halo, ang ginto po ay hindi naaapektuhan sa nitric acid kapag hinalo na sa mga iba't ibang metal. So napatunayan po natin na hindi siya
ginto or walang halong ginto ang Jose Rizal na ganito. So sa mga nagsasabi sa ibang videos na mayroon daw itong halong ginto, wala nga talagang halong ginto ito. At yung mga taong namimili, maaring nagkamali sila sa kanilang pamimili ng 1972 coin. Na akala nila may halo itong ginto. So, ikumpara po natin itong may ginto na 10 carats. Ito, 10 carats lang to. So, ibig sabihin, 50-60 ang halo nito. Medyo 50% lang o 40% mahigit ang ginto ng mga ganito. So, medyo hindi din ito naapektuhan kahit na kaunti lang ginto sa 10 carats. Yan, kung mapapansin ninyo, wala kayong makitang reaksyon. So, hindi siya nagre-react sa acid. So, yan po ang may halong ginto. Siya po ay hindi nagre-react sa asido. So, ito ay hindi pure. May halo lang ito. So, hindi siya naapektuhan, mga treasure hunter. Ayan. So, yan po ang ating testing. Ikinumpara natin itong may halo na may halong ginto na kutsara na hindi nagre-react sa acid. So, wala nga talagang halong ginto ito, mga ka-treasure hunter. Maraming salamat po at hanggang sa muli, napatunayan natin na hindi o walang halong ginto ang mga 1972 coins.